Magandang araw guys, dito na naman tayo, samahan nyo ako, magre-repair na naman tayo. So, nakikita nyo, basic na TV lang, CRT. Siguro naman, naabutan nyo yan. Kung sinong di nakaabot yan, panoorin nyo na para malaman nyo kanong laman yan. Bali ganito pala. So, itong TV na to, dumating na ano, wala yung may-ari. So, may nakasulat lang na papel. Nasaan ba yung papel nito? Eto, dumating siya, walang ano, walang tao. Nakalagay lang yung pangalan. So, pero gagawin pa rin natin yan kasi kakilala ko pala yon. So, ganito ang gagawin natin guys. Panoorin nyo to guys at ituturo ko to sa best na makakaya ko. So, ano bang umpisa natin? Saksak ko muna guys. Saksak ko muna sa may saksakan niya. Ito. So, naramdaman akong ano, mayroong pumasok na power. Siguro hindi nyo naramdaman yun kasi malayo kayo dito. So, itututo ko na lang muna guys para makita nyo. Meron siyang red dito. Nakikita nyo ba? Wait, tutok ko lang. Nahilo kayo siguro. Wait, tutok ko lang yung red. Ayan guys, oh, merong red. Mahina lang kasi yung red niya. Ayan o, oh, meron. Pero hindi tayo makapag-power. Wala. Hindi tayo makapag-power. Ngayon, gagamit tayo ng remote tester. Ito. Yung remote tester na yan. Yan. Lagay ko na lang dyan. So, pipindot tayo gamit yung remote ng LG. Tingnan nyo guys kung magre-respond siya. So, nag-respond yung remote tester. Yun, tumutunog. Pero hindi nabubuhay. So, talagang ano siya, patay siya. So, gawin natin yan. Siguro may re-recommend ko to sa mga ano lang, nagsisimula. Yung mga naguguluhan pa sa CRT at saka yung mga bagong graduate sa electronics. So, simulan na natin guys. Buksan na natin to. Wait lang, taas ko lang muna to dito. At magbubukas muna tayo. So yan guys, nabuksan na natin. Medyo madumi siya. Hindi natin siya lilinisan agad guys kasi ibang prinsipyo ko sa prinsipyo ng iba. Sa akin kasi, kailangan ko munang tapusin bago ko linisan. Kasi kung hindi ko natapos, nilinisan ko, parang nanghihinayang ako dun sa effort. Kaya, sa ako nagagawing linisan kung matapos ko na. So, ito na, nakikita nyo. Magto-troubleshoot na tayo guys. Balipos ko muna guys kasi babaliktad ko to. Ay, hindi na lang. Sige, baliktad na lang natin. Kung kakayanin. Walang iya. Ayaw talaga. Hindi talaga guys. Babaliktad ko muna to at ano. Post ko na lang muna. A few moments later. So yan guys, yung likod ng board na nakita nyo kanina. Yan yung madumi doon, no? Pag ganyan lang siya, binaliktad lang natin. Doon sa mga hindi gumagawa ng ganito para hindi kayo maguluhan, huwag na masyado kayong mag-isip kasi talagang mahirapan kayong intindihin to kasi hindi naman kayo technician. So dun lang tayo sa mga nagsisimulang nag-aaral ng ganito. Para sa inyo to guys, para matutunan nyo. Nga pala yung video na to, ito yung time na ano, monetize na ako. Kaya magpapasalamat tayo sa mga supporters natin dyan. So unahin ko dun sa mga kaibigan ko dun sa aking FB. Alam nyo na kung sino kayo, maraming salamat sa inyo. Napapakabait nyo talaga sa akin, maraming salamat. So sunod natin yung mga friend ko naman sa mga ano, na mga technician, sa support nila, maraming salamat. And then nga pala ano, meron akong ano, kailangan i-shout out pala para ano, umangat naman sila, tulungan natin sila guys. Mga ano rin, vlogger din na nagsisimula. Sana supportahan natin yung channel nila. Meron din kayo mapupulot ng mga idea doon guys. Kung interesado kayo sa electronics, puntahan nyo tong mga to. So unahin natin si Dave Daniel, Ismatic TV, Joy Masoy TV, Nerds TV, Jenson TV Vlog, si Conpeaker 23, Dave Electronics, Electrolex Lab, si Recon TV, Alvin Tage Electronics, si Astroboy TV at si Jojo Tech.
So puntahin nyo yung mga channel nila guys, para umangat naman yung channel nila. Malaking tulong sa kanila yung guys. Nga pala yung mga ano, batikan nating mga ano, na monetize na sila, ano, Basic Bob, si Ryan Crossy Tech, si West Jojo Tech, at saka yung mga iba pa na ano, mga monetize na guys. Pagbigyan muna natin yung mga nagsisimula at ano, iangat natin sila para ganahan naman silang mag-vlog. So tulungan natin silang umangat. So huwag kayong magtampo guys, at sila lang ang ano, sinoutout ko. So simulan na natin. Ito ang gagawin natin. Kailangan natin ng tester. Wait, i-stand ko na lang to para matuloy-tuloy tayo. I-stand ko lang guys. So guys, simulan na natin ng mag-repair. Ito na. Para lang to sa mga ano, ha, mga nagsisimulang technician o yung tinatawag nilang inspiring technician. Tama ba ako, Nard? Yun ba yung ano? Yan si Nard TV, oh. Wala akong aral kasi, kaya nagtatanong ako ba't sa English sa kanya kasi yung kapag-aral yan. Kaya hindi tayo nakapag-aral. So, ito na. Simulan na natin. Sundan nyo na lang para ano. So, nakagamit tayo ng tester. Wala akong analog guys. Pagpasensyaan nyo na. Mahirap lang ako. Hindi ako makabili ng analog. Bala kong bumili. Pero, wala pa akong budget kasi nga may baby ako eh. So, inuna ko muna yung alam nyo na. So, ito. Gamitin natin to. Maintindihan nyo rin to. Tingnan nyo lang maigi. So, una, dahil kanina may ilaw naman yung ilaw niya dito. Ito, ito. Sasaksak ko nga. Yun. Kita nyo yung ilaw. So, walang ilaw. Ipapower ko. Bakit walang ilaw? Ah, natanggal yung saksakan pala. Ayan. So, hindi makita yung ilaw dito, ah. Pero nakailaw na yan, guys. Ayun, oh. Kung makikita nyo. So, umiilaw yan. Paano ko ba ipapakita yung ilaw nyan? Basta umiilaw na yan, guys. Ayun, ayun, oh. Nakikita nyo, mahina lang yung ilaw nya. Try kong patayin nga. Ayun o, namatay, nakita nyo yan. So, iilaw yon. Ayun o, umilaw. Ibig sabihin yan, huwag na kayong magduda sa saksakan kasi umiilaw na siya. So, ang gagawin nyo guys, magdidisi tayo. May una kasing tinitingnan dito na kung bakit hindi siya umaandar. Mostly, mga technician, itong ginagawa. May tinatawag tong B+. Kung makikita nyo doon, mayroong B+ doon nakasulat. So yan ang basic na hinahanap ng mga technician, yung B+. So tetestirin natin yan. Ano ba yan, nabubulol ako. Pagpasensyaan nyo na, at bulol talaga ako na naging matinulang. So ito, tingnan natin yung B+. Angat ko lang yung camera guys, sana matyagaan nyo to. Naka DC ako guys, ha, DC yan. Malabo pa yung tester natin, wala tayong ibang available eh. So sa ground at sa B+, kasi nakasaksak na tayo, ito ground at B+, so wala, pero may standby na, meaning pag ganyan guys, checkin nyo yung malaking transformer, malaking capacitor dito. Kung makikita nyo, ito yung malaking capacitor, pinakamalaki sa lahat. Galing yan sa primary. Kung papansin ninyo, meron ditong white dash line. Ang ibig sabihin yan, yan yung hot. Kaya rin ito merong ano, meron tong white na yan, kasi yan yung high voltage nyan. Hot, yan ang pinaka hot nya. So ito yung pinakamalaking capacitor. Testerin natin kung merong laman. So walang laman, 0.8. Meaning, yung nakikita nyong red dito na sa may standby, ang nagpapagana, ito lang. Yang kula, yung square na yan. Yung square na yan, yan yung transformer. Wait, papakita ko. Para makita ng mga nagsisimulang technician. Para hindi kayo mahilo. Ayun, yung transformer na yan. Doon nang gagaling yung standby na nakikita nyo dito sa may ilaw na to. Ito, ito, ito. So, naintindihan nyo na. So, tetest rin natin yon. Ayan. So, hindi na natin tetesterin yung primary niya, itong dalawa, kasi meron na siyang lumalabas na ilaw dito, meaning meron ng out doon. Sa pagre-repair guys, most common na ginagamit, common sense. Kaya kung wala kayo noon, ako, wag na kayo mag-repair, makakadisgrasya kayo. So,
So, hindi kailangan dito ng graduate. Common sense lang, magkakagawa kayo. So, ito na. Ito yung square na yan, yung tinutukoy natin kanina, yan yung transformer. So, kung meron ng ilaw doon, so may standby, meaning gumagana yung primary niyan, secondary meron na rin. So, ang wala lang, ito. Kung titingnan yung maigi, saksak ko muna guys ha. Kung titingnan yung maigi, meron siyang relay dito, dalawa. Pero yung isa, naka-out na. Kasi yung isang yan, para sa dikusin. Saka na natin na topic ng dikusin, doon muna tayo sa pagpapapower nito. So, ito. Yung relay na yan, nire-relay niya, itong resistor na to, papunta dito. May bridge diode yan. Yung bridge diode, ang trabaho niyan, para maging DC lang. Para maging full DC na dito tayo pa. Itong filter ang mag-aayos ng DC niya. So, ibig sabihin, hindi ito nagre-relay. So, okay na tayo doon. Pag nag-relay yan, papasok na yung AC dito sa bridge type, magkakaroon na ng DC. So, doon na tayo magkakaroon ng B+. So, okay na tayo doon. Pero bago yan, magpapainit muna ako ng panghinang kasi mapapalaban tayo sa paghihinang nito. So, pause ko lang muna guys. A few moments later. So, yan guys, nakapainit na tayo ng panghinang. So, try na natin mag-repair ngayon. Bali, kanina, nasabi ko sa inyo, may standby na to. So, patutunayan lang natin ngayon. Ito. May capacitor dito guys, makikita nyo. Ito. Kung hindi malinaw, i-focus ko, try ko i-focus. Wait. Medyo hindi talaga kakayanin. So, balik ko na lang. Basta ito, capacitor to. Kung makikita nyo, mayroong bridge diode dito. So, tutusukin ko yung ano, yung capacitor na yon. So, wala. Dahil hindi ako nakasaksak. Wait lang, hindi pala ako rin. So, yun. Ulitin natin. Direct. Take 2. So, makikita nyo yung capacitor doon. Diretso na nga tayo. Huwag na natin balik doon. So, ito. Yun. May 10 volts siya. So, meaning, talagang may standby siya kasi mayroong 10 volt. Isa pang tip na ginagawa nila, papakita ko rin sa inyo. So, kung may 10 volt doon, ang hahanapin naman nila yung memory na tinatawag nila. So, nasa taas. Sa taas. Abante tayo ng konti. So, maglalagay tayo ng ground. Bali, yung ground natin guys, hindi ko na itutusok doon sa chassis ng tube kasi mas maganda, malalaro natin yung mga test prep. Nga sa panahon ngayon na nagbablog tayo. Pero kung hindi tayo nagbablog, talaga doon talaga yung nakatusok. So, titingnan nyo yung nandun, meron siyang capacitor na naman. Tusukin nyo yun. Dapat merong 5. O, merong 5. Ako lang nakakakita. Wait, lapit ko muna. Hirap naman ng ganito. Maging tech vlogger. So, pagpasensyaan nyo na guys, malabo na rin yung tester ko. Talagang taghirap ng panahon ngayon. Ayan, walking down ni Nerds TV. So, tutok nya ng konti. Mamatouch mo yung ano, primary. Yari ka. O yan. So, ground tayo. Maglagay tayo ng ground. Kahit saan ground guys. Ang ground eh, alam nyo na yan. Kung hindi nyo alam, sa body kayo. Yan, may port 4.9. Ibig sabihin talaga, working yung ano nya sa may bandang supply ng papunta ng memory. So, okay tayo doon. So, pangalawang gagawin natin, kapag natin dito, sana makita nyo. At kailangan ko kasi dito eh. 8, atras naman tayo ngayon. Akita naman, malinaw. Sana makatulong talaga to sa inyo. At maraming naluloko dito. Eto. O, yan ah. So, yung relay kaninang problema natin, no? So, maglagay tayo ng ground. Guys, huwag kayong mag-ground dito sa may dash line kasi iwala yan dito sa kabila. Teritoryo ng US yan, China na yung pinakamalaki. Okay, naintindihan nyo, kaya huwag kayong mag-ground dyan. Hindi nyo masusukat ng maigi. So, ito tayo. Pahawak nga ulit natin kay Nerd TV. At ang hirap talaga kasi nasa labas tayo at mas nakakasilaw. So, atras natin. Yan, okay na, Nerd, kita na. So, mag-ground tayo dito. Ground dyan, guys. Pwede rin sa body. Paulit-ulit ko lang sinasabi. So, yung una, mayroong diode dito na makikita kayo. Malinaw sana. So, mayroong 5. So, sa taas ng diode, wala. O, yan. So, anong ibig sabihin yan? Kung pag-aaralan nyo yung theory ng diode, mauunang positive dito sa may anode, palabas dito. So, kung wala doon, ang ibig sabihin yan, magic, nawala yung positive doon. Ibig sabihin, gumagana na yung coil.
hindi lang siya nagre-relay. Okay, gets nyo? O, so tatanggalin natin yung relay. So pause ko lang muna, guys. A few moments later. Sa nakapainit na tayo ng panghinang, pero i-explain ko muna, guys, yung ano, yung relay doon, kung paano 'yon ang takbo niya. So mag-ground muna tayo sa body. Hindi na, Nard, okay na ako dito, Nard. Lalagay ko na lang 'to dito. Tumutulong kasi sa akin si Nard TV dito, kaya ano. So nilagay ko na sa body ground. Huwag na kayong magtaka, 'yun yung ground doon, nakatusok doon, oh, 'yun. Ayun, nakatusok. So ang gagamitin ko lang is red. Ito, ganitong sitwasyon talaga, kailangan mo na itusok yung isa kasi hawak ko yung papel. So ito, titingnan nyo. Tusukin ko muna yung may guhit. Ulitin lang natin yung nangyari kanina. So may 5. Dun sa bandang puwet, wala. 0.6. O ito, explain ko na. Gamit lang ang papel. So ganito. Kung titingnan yung maigi, yung ACN, o ACN, in ba? Pagpasensyaan nyo na yung pagbigkas ko kasi ano, Bisaya ako eh. So ito, yung ACN, ito yon. Ito, andito yan sa boundary, yon. Ito kasi yung relay na square. So yan yung square na relay. Ito yung ACN. So hindi siya nagre-relay kasi wala pa tayo nasusukat dito sa may malaking kapasitor. Yan, may malaking kapasitor dito. Tapos may bridge dito. Mayroon siyang bridge diode dito. So explain ko lang, hindi nagre-relay. So kanina nakita natin mayroong 5 dito. Okay, present 'yon doon sa may guhit. So 0 dito. Anong ibig sabihin nun, guys? Ganito 'yan. So kung 0 na dito, ang ibig sabihin niyan, umaandar na yung relay. Pero hindi nagko-contact ito. Kasi ganito. So pupunta yung 5, magkakaroon ng magnetic ano diyan, reaction o anong tawag man lang diyan, hindi ko alam, wala akong aral. So ito, ang mangyayari, itong collector idadrop niya yan papunta ng ground, kaya mararamdaman nyo dito, matetester nyo, 0 yan dyan. Gets? 0 volts na yan kasi tumakbo na yan dito sa ground, umandar na to. Okay, gets? Gets na, gets na ba yun? Sige, tuloy na tayo, papalitan na natin yon. Sana naintindihan nyo, ha. Bali, umandar na siya, itong 0 na to tumakbo na papunta ng ground, kaya ground to 5. Kaya pag nagtester ka dito, 5 na dito, 0 na dito. Ngayon, kung tinatanong nyo, kung paano kung parehas 5, ibig sabihin, hindi siya umaandar. Kasi ang nangyari, 5 dito, 5 dito, hindi pa nag-ground dito. Ibig sabihin, cut off dyan. Hindi pa nag-switch tong transistor. Okay, gets? Okay, parang basketball, ah. Wait, tuloy na natin. Tanggalin ko na yung ano, relay. At papakita sa inyo na mag-BB plus na yan. Wait. Wait lang. Pause ko muna, guys, ha. Sana makapaghintay kayo. A few moments later. So yan, guys, ah, napalitan ko na, guys, ah, hindi ko na pinakita. Ito yung relay niya, oh. Tuto ko lang, guys, ha. Ayan, oh. So makikita nyo, 5 volts, sana luminaw yan. Ayaw talaga, sana luminaw. Ayun, luminaw. Congratulations. So ituturo ko yung 5. So lalabas yung daliri ko. Ayun na, malaki na. Pag tingnan ko ko, madumi talaga yan. So ito, tingnan nyo, guys, oh, yun, 5. Yun, yung supply ng coil dito. Dito, ayan, oh, yung magkatabi dito. Di ba may diode dito, yung drawing ko. Tapos ito yung nagre-relay. So, saksak na natin yan, guys. So, ano natin? Saksak natin. Op, nag-relay na. Narinig nyo, guys? Narinig nyo yung relay? Sana narinig nyo yun. Wait, magulo ako. May narinig yung tick, sabi niya. Nag-relay na yun. So, kanina, nung umpisa tayo, tiningnan natin itong malaking kapasitor, wala pa. Ayun, oh, meron, oh, 320. So, yung B plus niyan, malamang meron na yan. Tas tayo. So, hindi mag-oscillate yan, guys, kasi nilock natin. So, yung B plus, ayun, oh, yun. So, ground to B plus, tester, sumali ka, kasali ka dito, tester. So, yung ground to B plus, ayun, meron na, guys, ah, under na yan. So, sana may natutunan na naman kayo, guys, kahit konti lang, may naishare ako. So, wonder na yan, guys, 115, regular yan ng LG na ganito. So, te-testing na natin, guys, ah, ibabaw kung successful na tayo. So, salamat sa inyo, guys, ah, kahit papano, nanood kayo. So, i-testing na natin, tatanggalin na natin yung lock.
yung lock na ginawa ko. Dito, tanggalin na natin yung lock. Mag-oscillate na yan. Tinanggal ko yung saksakan, guys, ha. Pag tinanggal ko yung lock, tanggalin yung saksakan kasi baka masira yung i-choke nyo. So, ito na. Running test na tayo. So, post ko muna, guys, at linisan ko muna. So, guys, sa final na tayo, guys. Sasaksak ko na. Yan. Saksak na natin. So, habang sinasaksak ko, guys, tingnan nyo na lang yung TV. Babatiin ko muna si Crystalline Pugong. Shoutout sa'yo. So, siguro hanggang dito na lang, guys, kasi ano, mahaba na tayo, 20 minutes na tayo. Marami kasing iba na nahaba na sa 20 minutes, kaya hindi na natin pahabain to. So, kahit papano, nakapagbigay tayo ng konting idea. Sabi nga nila, kahit konti yan, pag naipon, dadami at lalaki. So, kapag malaki na ang idea mo, less na ang disgrasya, more na ang grasya, matang langaw. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa ano mga nanood ng video na to. And then, oops, saglit lang, mayroon pa pala tayo nakalimutan. Si ano, shoutout kay Makoy Tech PH, baka magtampo. Si Idol Service Tech, pasyalan nyo yung mga channel nila. Maraming salamat. Oh, ito final na. Hanggang dito na lang. Salamat.